Hey guys! Welcome to our first ever family travel vlog! Part 2! And before we start, make sure to subscribe! In part 1 of Bohol Adventure Travel Vlog, we started our journey with an early morning flight to Bohol, rented an affordable 6-seater car for our DIY tour, and visited several amazing tourist spots like the historic Blood Compact Shrine, followed by Baclayan Church. We also learned about the detailed process of making a simti buok from Tan Inong, gaining a new appreciation for this traditional salt making method. And it was an amazing experience. Finally, we enjoyed a scenic lunch buffet cruise along the famous Lubok River, making it a day full of history, culture, and delicious food. And now, join us for the part 2 of our day 1 Bohol adventure as we visit the charming Bohol Bee Farm. Ayun, ganun-ganun lang. Dito na kami ngayon sa Bohol Bee Farm. She plays it so cool, making up her own rules, and I'm a loser for... So dito, pwede kayong bumaba. May ganito palang view dito sa Bohol Bee Farm. Ganda! Meron ako napanood na vlog. Ano din, may diving spot din dito. I think, dun sa dark blue na spot. Meron din magagandang corals din. So, dun tayo galing, sa taas. And dito tayo bumaba. Tamang chill lang dito. Meron sila dito ang ice cream production. Coconut grating area. So, ito siya guys. Kita nyo ba? And then after, may coconut extraction area. And ito na yung fresh flavor preparation area. So dito na nagkakaroon ng iba't ibang flavors. May mga available na dragon fruit, avocado, chocolate, charcoal, melon, durian, and many more. Ang favorite ko dyan, of course, we're in the Philippines, the bango. Sarap. Also their avocado. Ayan, silipin natin. Yun yung mga mangga nila, oh. Naka-ready na. Ay, nai-shake na ni ate. Ayan, so meron sila dito yung area where you can view yung mga process kung paano ginagawa yung ice cream. Which is nice, kasi at least you know how clean yung area. Ah, so may pa-tour. Bohol Farms Livelihood Cultural Tour. 9 a.m. to 11:30 a.m. yung first batch, and the second batch is 1:15 p.m. to 3 p.m. with guided tour na may 80 pesos na bat. And lahat ng mga nangyayaring hunos dito kasama, even the gardening. O, diba? So, wow, bongga. Pero pwede mo namang ikutin by your own. Though, wala nga lang history kung anong mga nangyayari. So, ito naman yung ice cream mixing area na nila. The flavor of the day is melon. Okay na, ilalagay na nyo. Ito yung melon. Wow, try ko nga yun. Flavor of the day is melon. So, one po. Ang melon? Mm-mm. Tuyo, naala! Oh, sige, sige. Peanut kisses. Refreshing. Hello po. Videohan ko po. So, after matapos ni ate, ang finished product na ito. Banig. Ang galing. By doing this traditional raffia weave. Para ma-safe siya, lagyan mo ng mati. This is upcycled art by Sir Pedro Angko. So siya yun, si Sir Pedro Angko. Hello po! Hi! Thank you, ma'am, for coming! Yes! Yan itong mga art mo. Yan po. Wheel. So nag-drawing din siya dito, parang clownfish. Clownfish. Si Nemo. Ang title niya, Save the Corals. Parang ano to, brain. Tingnan ko tayo. Samahan tayo ni Sir, wow. Boodle by Kuya, pero ang ganda. Yeah, I mean, kung may, ano ako, may pagsasabitan ako, yung hinawakan ko nung una, yung parang lubid. I like it.
No, I think that's expensive kasi it's big. Hindi, 1.5 din. 1.5 din. Ang daming nangyayari dito. Pwede daw? Uy, pwede daw. Picture pa. Ay, sige po. Ako magawa na. Galing. Child friendly. Mga nakuha niya na sapato sa dagat. Picture. Picture lang to kay sis. Lagyan ng mapping, then lagyan ng glass. Ah, if you frame. Ang galing kay sweet yung mga nakuha ni picture ng mga sleepers. Sa dagat so, yan ah. Grabe, napakadami. Ito ang trophy mo. Support. Dahil si ate artistic, mahilig mag-drawing. Thank you po, thank you po. Happy naman si sister sa binili niya kasi mahilig talaga siya sa arts. Na-appreciate niya. Ako rin naman na-appreciate ko pero si ate mas init ah. Mas naiintindihan niya yung mga colors, ganun, mga everything. Look at this, oh, may pa-crocs. Ang dami, puro slipper sa mga bata, mga nalaglag. So alam na mga mom, huwag na mag-chinyelos pag nasa dagat ang mga kids. Dahil tingnan niyo yung naambag niyo na kalat sa dagat. It's so many. Ang kagandahan dito sa Bohol Bee Farm, nag-accept sila ng credit card. Before, hindi, cash lang. Pero ngayon, ang saya. So, sobrang saya. Yung dessert namin, umabot ng 800. Anin kami. Puro ice cream. It's time to check in. Ready na yung room. And done na rin kami sa tour. Medyo kinat lang namin ng short yung trip today. Kasi puyat kami lahat and wala pa kami mga tulog. So ang plano is tomorrow na lang itutuloy yung mga naiwan na tour. Chocolate Hills, Bilarman Mid-Forest, and Tarsier. So medyo yung mga main core yung mga iniwan natin. Pero okay lang yan kasi bukas babalikan natin sila. Siguro later ipapakita ko sa inyo yung kabuuan itong accommodation kasi marami pang rooms doon eh. Pero right now, let's tour muna yung... Ay! Pero right now, let's tour muna itong room. Upon entering, makita nyo itong sala set. Wow! Sala set! Dito sa may harap. Also, they have this saksakan if needed. Saka may rock para sa mga basang damit. Ito is super super plus points kasi ito yung mga kailangan talaga when it comes sa mga accommodation na may malapit sa dagat. Kailangan talaga yung may sampayan tayo syempre, di ba? For clothes. So now let's go inside. Dito tayo ngayon sa room number 3. Nagpa-provide din pala sila ito. Parang sa mga hotel. Gusto mong malinis yung ilinisin yung room mo. So, let's go in. Wow! Nice! Clean. Simple lang yung itsura ng room, but it's clean. Yun ang mahalaga. Pagpasok nyo, insert key for power. So, di ganun yung kanilang susi dito. So, every time na alis ka, tatanggalin mo yan, hindi mo pwede iwan yung aircon na nakabukas. Here, we have 3 keys. Number 1, ito yung key sa gate para kapag kagabi na kayo umuwi, ito yung pang-open nyo. The second key is your room key kasi may nakalagay na room. May nakalagay na number 3. So, yun yung tanda. And then, the third one is for safe. So, later hanapin natin kung nasan yung safe nila. Pabasahan here. Ito, meron agad na sasalubong sa inyong dining table. Tingnan natin, ayan. May mga house rules lang din dito. So, make sure basahin nyo yan. Meron din silang nilagay dito na ads. GoPro for rent. So, if wala kayong GoPro, ayan. Pwedeng-pwede kayo mag-rent. But for us, we have... Meron ding mga pa teacups, may pabaso, and hot water. Diba, may pinrovide sila na ref. Yan guys, may nakasulat dito, no smoking. And then, dito naman, meron pa... Ano ba ito? Air. Ah, ito yung safe! Yung in-expect ko guys, yung parang may pa-password. Wala, hindi ko lang mga open. Oh. Ano ito? Anyway, hindi naman natin siya gagamitin. May pa-towel, pero... I'm not a fan ng ganitong towel na medyo dark kasi for me, mas okay pag white so it looks clean. Anyway, ito may pa-storage dyan. Also, hindi natatapos ang pa-rock nila. Hindi lang sa labas, meron din dito inside. And then, may pa-electric fan. Ito siya guys. Tapos yung switch bongga nasa taas ng ulo, di mo kinaya para pag tinawad ka ng tumayo, umpak. Ayan na yan. So, pwede nyo siyang ma-adjust. Magiging siyang ano, reading light something. So, pupunta naman natin ang ating favorite part. Yan, pakita ko lang yung aircon. Naka-split type na LG. So far, mainit. So, hopefully lumamig maya-maya.
Ayan, nalobat yung camera. Gamitin ko na lang tong phone. Pero ito yung CR ng room. May kita nyo malinis siya. And yes, meron siyang bidet. Tissue, free tissue. And then bongga, may pa blower. May pa mirror dito. Tapos may pinrovide na lang din sila na liquid hand wash. Plus points. And right over here is the shower. Ayan, maluwag siya guys. Ay taray, may pa heater. Bongga. Oh, pack. I think this is ano, shampoo. Check natin later if may naman. May palagayan dito ng sabon. May pakahoy something. Para hindi kayo masyado madalas. Or para pang maglalama. Char! Ang galing, mayroon na naman silang another rack dito. Tapos meron din siya sa likod ng pinto. Bongga. In fairness ah, mahilig sila sa ano dito ah, lagayan ng mga basang damit. Which is nice. Kasi yun yung usually problem sa mga rooms eh. Kapag malapit sa dagat. Tapos, syempre diba, isasampay mo yung damit mo. So, that's pretty much it. The bed, dining table, ref, storage room, and then the toilet. So, yun lang guys. And later, pupunta tayo sa Alona Beach. But for now, mag-freshen up lang muna kami and magta-try kami mag-nap. Time check, it's already 3:33 PM. And hopefully, makaabot tayo sa sunset. Target kasi namin makalabas pa para syempre ma-maximize yung araw. Pero syempre, check pa rin natin if gising pa kami mamaya yung sunset time na. Kasi walking distance lang yung beach. Siguro mga 5-minute walk ako, diba? For the healthy. So maganda kasi yung location ng beach. Unang-una yung drink. So, let's try. Sarap! Kalat nga lang ako guys. Punaso natin para hindi masyadong halata na ano tayo. Makalat tayo sa person. So good. Sabi kasi nang napanood ko sa vlog, kapag nandito ka sa miss, huwag mong imi-miss. Na-order din to. And it's so good. And then, ito naman yung next. Ano to? Mango coconut smoothie na merong... Kala niya buo pero it's not. Na mangga. Punjabi. California mac. Let's try their California mac. Wala nga lang chopsticks. Kaya kakainin natin siya. Filipino sa kutsara. Dakimasu. Good. Hindi maasam yung mango. I like it. Another one. Bumili sila. Kumuha na ako ng rice sa pinaka-importante. Maganda rito guys. Hindi lang masarap yung food. Very interactive pa. O diba? Ang dami na naming pagkain guys. Ito na sila. Hindi sila tiyo. So let's try yung pork. It's giving happy dance. May lasa yung meat. So may mga paggulay sila guys. Bibilisan nyo lang kainin kasi tingnan nyo nasusunog. Worth the hype. Let's try the chicken. So lambot. Approved din tong seafood. Sarap. Everything good so far. So now let's try the seafood. Let's try the prawn. Tabado rice pala. Still good but not my favorite. Huling-huli sa camera. Kanuhan na papa yung...
isang buong box ng seafood. Alam nyo naman pag tenders, yun yung favorite. So pagdating namin dito guys, wala na masyadong tao. Maybe because it's Wednesday. So pro tip sa inyo, kung darating kayo ng Bohol ng hindi dikit sa weekend, push na kayo dito sa mist. Kasi para konti lang yung tao. Ayan guys, meron ditong slide. Pagtapos na kayo kumain, itatry siya si Mama as adventurer for today's video. Tara, itatanggalin yung chanelas. Oh, hawakan mo yung chanelas, Ma. Ilagay mo sa dito mo yung ipapasok sa arm. Baka tumambling si Mama. Pero guys, may HMO naman siya, so okay lang. Let's go! Bili nga mo. Nagising po lahat ng mga kapitbahay. May pa-adrenaline rush, oh, diba? So, ano, kamusta naman yung mga nilunok mo kanina? Okay naman, pwede pang ano. Ay, kasarap. Ayun si Papo, chilling. Makita mo si Mama? Nag-slide? O, papatalo ka? Siyempre, hindi. Ayoko. Mag-picture tayo dumay. Sabi, oh, do not stay long in this area. Pang picture lang daw. Alright, so done na tayong kumain dito sa mist. And everything is so sarap. Pag dito kayo sa Bohol, definitely go here. Huwag nyo siyang i-miss sa inyong itinerary. Sabi kasi nila dito, hype lang daw kasi parating maraming tao dito. Pero yun yung reason kung bakit parating maraming tao dito kasi masarap siya. Pag may time kayo, please make sure to visit Miss. It's so good. Even kay Mama, approve siya and kay Papa. So marami rin silang mga Instagrammable area dito. Sa gilid lang Miss, nandito rin yung parking nila. So malawak naman yung parking area nila. And then sa likod nito, yung kanilang accommodation. May aso pala. Hello, doggy! Hi, doggy! Hala, hala na! Hala! Sarap ng kain kasi nila kanina, napakain ako. Okay guys, so nandito kami sa Alona Beach, Panglao. Sobrang dami na nagbago. Kailan yung last punta natin? Pre-pandemic. Oh, pre-pandemic. Mga 2019. That was 2019. Dito doon. Doon yung dagat dito. So guys, dito yung daan papunta sa may Alona Beach. Dito rin pinipick up yung mga nagtutour. Tama? Yes. Papunta ang Balikasag, Virgin Island, tas dolphin watching. So yun yung gagawin namin tomorrow morning. Ang call time normally 6 a.m. Pero half day lang siya. So after nyo ng island hopping, marami pa rin kayo magagawa. Dito guys yung Bohol Bee Farm. Dito tayo lagi nabili ng ice cream. Tapos nagbumotang tayo. Kasi matakawa po. So guys, dating panahon, doon kami nagstay yung first time ko nagbukol. Kami nila ate. And shoutout to Isidorian family. So hopefully magkaroon ng part 2 ng ating Cebu Bohol trip. So dito guys yung Bohol Bee Farm. So kung nagki-crave kayo ng ice cream ng Bohol Bee Farm, if you're near Panglao, Alona, dito meron. Malayo kasi yung mismong restaurant ng Bohol Bee Farm dito. Ay, oo, malayo. Mga siguro nasa 10. Oh, so dito kayo pupunta guys. Mas malapit kung gusto nyo ng ice cream ng Bohol Bee Farm. So guys, ito yung Alona Beachfront. Yung nilalakaran namin. Medyo tahimik kasi it's Wednesday. It's a Wednesday. Oh, may mga bar dito, so I think pag Friday or weekends, marami ditong nagiinom. Madilim siya, no? Kasi nga, konti yung naka-open tonight. So nandito pa rin kami sa Alona Beachfront. So ito yung may mga bar dito. So mas lively yung part na to kasi may mga tao. So yun lang, inikot lang namin yung Alona para makita kung anong bago at anong ganap. Hopefully, nagustuhan niyo itong video. And if you did, please don't forget to like, subscribe, and comment below yung favorite part niyo nitong video na to or if you have questions. Let me know. Thank you so much for watching. Bye!